Magandang araw po sa inyong lahat. At muli ay aking pong ibabahagi sa inyo kung paano po gagamitin or ang mga functions ng timer na ito. Okay, first mapapansin nyo ito yung main screen. Meron po tayong shot clock, which is set to default by 24. Then you can set any numbers sa ating shot clock, pero yung default na shot clock is 24. And then ito po yung home side. Ito po yung player player information, player name, numbers, and their corresponding points. At ito naman po yung scoring. At dito po naka-indicate kung foul. Click natin fouls, yung specific player. Ganun din po sa kabila. At meron po dito yung foul count ng team. And timeout left. So meron po tayong 2 timeout per quarter. So, depende na po kung gagamitin yan ng team. And dito, pwede tayong maglagay ng name ng or team ng home. Lagay natin team A. For example lang po yan. Then, yan, team A. Sa kabila, lagyan din natin team B. So, click lang. Yan. Kung ano po yung ini-input natin dito sa home at saka sa visitor, automatic din po yan lalabas sa kabilang screen. So titingnan natin yan. So team A and team B. So dito naman sa kabila sa second screen, meron po tayong break time. Ito po yung sa timeout. Pag nag-time out po, meron po tayong 1 minute or 59 seconds na countdown bago po papasok na naman. So, depende na rin po yun sa facility ng game. Kung kailangan bang tapusin yung 59 seconds or 1 minute. And then, game clock. Ito yung game clock natin. And then, dito sa kapila, meron din pong shot clock. And timeout count, timeout foul count, itong score. So yan po, dito naman sa gitna, ito yung dito lalabas po yung number ng player kung mag-foul. Pag nag-foul si player number 1, lalabas po dito player number 1 foul number. For example, Juan de la Cruz foul number 22. So dito siya nalabas. So balik tayo sa main screen. Okay. A main function po niya to start the game. Siyempre, click po natin dito kung anong quarter. First, second, third quarter. And then, so mangyayari kasi before tayong maglaro o before mag-start yung game, meron pong warm up. So sa warm up, click lang natin itong bola. Warm up, set natin kung ilang minutes ang warm up. So for example 20 minutes or 15, 10, nasa inyo na po yan. So after nung time na yan, automatic po yan mag buzzer. Or before that time, pwede kayo mag-buzzer within, pagpalagay natin, 5 minutes before the time, pwede kayo mag-buzzer to remind the player or the every team na to prepare. Or ano man tawag nito, para pupunta sila sa kanilang bench for preparation. Okay, close muna natin yan. And then, okay, itong team A or home team,
meron po silang corresponding hot key. So try natin maglagay ng, for example, natapos yung warm up, game time na, magsisimula na. Okay, click natin tong first quarter. So lalabas din po yan doon sa kabilang screen. Yan, first quarter. Ito po, first quarter. Then, so for example, 15 minutes yung game. Yung game time, 15 minutes. So mag-start tayo. You can click start game or press enter sa inyong keyboard. So click natin to. Okay. Yan na po. So running na po yung time. 14 minutes and 48 seconds. So pag nag-score ngayon si team A, for example, si player number 1, nag-score siya. Pwede natin siyang pindutin yung 1, yung button dito. 2 points or 3 points, pwede natin siyang pindutin. At the same time, kung wala tayong mouse, or mas prefer natin yung hotkey, sa keyboard natin, under home team, yung lahat ng player na yan, 10 player, meron po siyang corresponding hotkey. F1 hanggang F10, yun po yung score ni player 1 hanggang player 10. So since 5 player ang nasa loob, hanggang 5 lang po tayo. So try natin si player number 1 ang score. So F1, dalawang press tayo kasi 2 points, 1, 2. So 2 points kagad siya. Then yung arrow key or position ng bola dun sa kabila, automatic yan sa team B. And then okay, try natin lagyan ng shot clock. Okay, since naibigay na yung bola doon sa team B, start yung shot clock. Letter S lang po to start shot clock. Ayun, yan, tumira ngayon yung si player A. Tumera, pag shoot niya, nag-shoot, yan, automatic reset po yung shot clock. So lagyan natin 2 points. Okay, yung player 3 ang nalagyan ko sa ila. Okay lang po yan. Okay, okay, just in case in this scenario, instead na sa player A ang lagyan mo ng 2 points, yung si player C ang nalagyan mo ng 2 points sa hotkey. So ang gagawin natin, right click lang po tayo dito sa 1 under player C, 1, 2. So babalik natin yung score sa player A, 2 points. Yan. Okay. And then sana tayo. Okay, yung bola na sa kabila, team A. So this time yung team A nasa kanilang court na, or naibigay yung bola sa kanila, nagkaroon ng control. So start na tayo ng shot clock. And then, ayun, nag-shoot si team A, si player 2, nag-shoot siya, dumama sa ring yung bola. So, ang nangyari niyan, ang dumama sa ring ang bola pero hindi naka-shoot. So, tapos, kanila pa rin yung bola. So, ibig sabihin, hindi na po yan 24 seconds. Ang mangyayari po niyan, magiging 14 seconds na lang po yung shot clock. So, ayan, okay, meron po tayong control. Q, yan. Q lang po to start the shot clock. Ayan. Si player 2 nag-score. Ayan. So, okay.
Merong 24 seconds shot clock, meron din pong 14. So just in case po na sinubukang shoot tapos tumama sa ring yung bola, siyempre reset po yung shot clock. Then sa pag-agawa ng bola, sila pa rin po yung nakakuha. Lumabas ngayon, so 14 seconds po yan. Or nagkaroon ng foul, ganyan. So hindi ako masyado will lang sa mga rule, pero I'm trying my best. And then ayun, so try naman nating i-hit po yung shot clock to 0. Okay, start ng shot clock sa team B. Ayan, i-try po natin. Okay, ang maganda dito, meron na po tayong third screen kung saan pwede kayo maglagay ng screen sa taas mismo ng player board, yung parang sa NBA or sa mga okay. So ang nangyari, nag-stop po yung time kasi po umabot tayo sa 0. Mapapansin niyo po sa shot clock, nag-start po siya sa black background or sa black, and then po nung umabot po siya ng 9 seconds, nag-red po siya. Ganun din po yan sa second screen, yan nagiging pula po yan, so nag-stop po yung time. So ang mangyari ngayon, yung arrow key natin, lalagay natin doon yung arrow, lalagay natin sa team A. Okay, sa position naman ng bola, you can use arrow key left and right at the same time, but meron din po siyang automatic na kapag nag-shoot tayo using hotkey. So stop yung time to start, press lang natin yung enter. Ayan, enter po yun, balik po siya. So reset natin yung shot clock, control Z, or pwede lang pag start na mayroon ng control ang game, pwede natin start yung shot clock. Okay, yung sinasabi ko pong third screen, meron na po tayong third screen. Ayan po, yan po yung shot clock. Shot clock lang po dito sa third screen. Ayan, ayan. So ito po yung pwedeng lagay doon sa taas ng ring. Shoot po na tayo para walang sounds. So meron po tayong third screen and second screen at main screen. So yun po ang maganda. So 8 minutes. So magdagdag tayo ng score para tataas. Mapapansin niyo kung ilang score si number 2, total po yan ng score ng kabilang ng ibang player. Yan, 2 at saka 16, 18 po yan, automatic po yan mag-total. And then, okay, try natin yung timeout. So, pag-timeout naman si Team B, yan, click natin itong timeout. So, lalapit ngayon si coach ng Team B. Timeout tayo, okay, hanap tayo ng time na pwede tayo mag-timeout. So papalagay natin, pwede na mag-timeout. Timeout natin. Ayan. Timeout si Team B. Stop po yung time. Nagkaroon po ng count dito. Timeout left na lang po. The same time, meron po yung count dito sa break time. Another Team B. Kung sabihin sila po yun ang nag-timeout. At meron naman po indication dito, timeout Team B. So titingnan natin kung anong mangyari. Pag umabot po yan ng 0, ibig sabihin po babalik na po, and then magbabuzzer po yan para iwas pindot-pindot na po. Okay, ayan.
decade na po na malapit po yung yan. So balik na po, balik na po sa gameplay. So to start, pwede click natin ng resume. Hindi po ito automatic pagkatapos ng time kasi meron pang prepare yung bola nasa labas pa eh. So resume natin. Okay, so sa foul naman, foul, try natin sa foul. Ayan, pag nag-foul, automatic po lock po dito. Yung player na ito, nakalock po yun lahat. At the same time, dito sa kabila, naka-lock kasi nga pwede sila mag-score. Sa pamamagitan ng free throw. And then, napansin nyo dito, nagkaroon po ng foul count na 1. So, ipagpalagyan natin, aapot sila sa 4 foul. Yan. Yung team na ito, nagkaroon ng foul na 4. So, nagkaroon sila ng warning. Pag maabot po sila ng 5, penalty na po yan. At the same time, lalabas din po yan sa kabilang screen, sa main screen. So, ganun din po sa kabilang team. Ayan. Pag 4, warning na po yan sila. Ayan. So, 4 ang foul nila dito. Sabi lang. Oh, tapos meron silang, yung team A, meron pa silang 2 timeouts within that quarter. Okay. Ano pa ba? Okay, substitution. Meron po tayong buttons dito na substitution. Sa substitution naman, siyempre lalapit po yung coach. Sir, or ref, ano ba ang tawag dito? Then sa control, just dun sa main, to sa main screen, sabihin niya, substitution kami. Out natin si player 1, si 01. Papasok natin ngayon si number 23. Ito po, just in case lang po, meron na po tayo mga player na nailagay dito. Nandito na si 23 or yung ibang player. So, set natin ito. Set, yan. So, ang nangyari nito, ready na po ito for substitution. For example, yung time, ongoing po yung time. Tapos, itong substitution, ibig sabihin po nito, waiting pa po ito. Waiting for substitution. So, kung ready na po, pwede na mag-stab. Pindutin lang po natin sa keyboard, yung letter U. Ang mangyari po na pag pindutin natin yung letter U, doon sa kabilang screen, lalabas po doon ang information kung sino ang papasok at lalabas. So, punta tayo sa second screen. Control. Yan. So, ito yung second screen. While time is ongoing. Excuse me. So, pindutin natin sa letter U para sa substitution. Okay, substitution, out si 01 in 23. So, meron po dun lalabas sa second screen or sa audience screen. The same time, stop po yung time. So, para tanggalin po yan, pag okay na, nakapasok na, escape lang po tayo. Then, hit enter na naman para babalik yung time pag naibigay na yung bola or naipasok na yung bola. Okay, so and then ano po ba yung mga hotkey, yan. So nag-score ngayon si team player reset man. And then
Kung papasok naman po tayo sa ano, dito, ito po yung itong time na ito. Pag mag ang count to zero po yan, babuzzer po yan. Automatic po yan, buzzer. And buzzer or horn, yung malakas. So, ano ba ba? Itong output display, meron po siyang at key. F12 and F11. So, I suggest pag I'm going and play, huwag natin pindutin yan kasi mag-i-effect po yan doon sa main screen at saka sa shot, sa audience screen at saka sa shot clock. So, ano pa ba? Meron tayong minimize. Yun din. I suggest na huwag i-minimize while game is playing. So, I'm planning to remove this one and remove this one also para secure po yung game or walang interruption sa mga screens. Pero depende na po yan kung anong inyong anong maganda. And then ano pa ba? Ito horn, pwede niyong pindutin. Or buzzer. Pag napindot po niyo itong dalawa, wala pong effect doon sa time. Just buzzer lang po on, ano yun, on horn. Just in case lang po. So, pindot naman po yan using mouse. So, medyo mayarap po yan. Kailangan pa ng mouse. And then, shot clock. Yan nga. Control S. And then, for shot clock, 14 seconds, just key in Q. Q lang po. Okay, Q. Try natin Q. Ayan. 14 seconds lang po yan. So, reset na lang natin. So, okay. Try na lang natin. I-reset muna yung time. Okay. I-reset muna yung time. Punta tayo sa second quarter. Okay. Napapansin nyo yung mga foul dito, pag napunta na po tayo sa second quarter, reset po yan. At saka yung timeout left. Pero yung score, siyempre remain po yan. Yan, second to second quarter. Proceed to second quarter, yes. Okay. Yan, so natanggal na po yung penalty dito or advisory po. So, lagay natin 15 minutes or pagpalagay na lang natin 3 minutes. So, start. Ayan. And so, shot clock. Ayan. Ito po yung shot clock screen. So, black or dark po yung background niya. Pag mabot po yan sa below 10, red na po yan. Ito po yung maganda para mas makita mismo ng player yung status ng kanilang nag-score po ako. Kaya bumalik po yan. Status ng kanilang tawag nito. Shot clock. Okay. Ayan. So, try natin. 6. 6 plus 4, 10. Yan. 16 plus 2, 18. So, pag na-score naman pa dito. Ayan. Automatic na po yan. And then, ano pa ba? Yun na lang siguro. Yun ang main function niya. Okay, meron pa pala. Itong send message to audience. So, for example, depende sa inyo, maglagay kayo. Ilagay na lang natin na link of the year. Of the year is brought to you by palagay natin San Miguel. Huwag yan na lang. Brought to you by Captain
Tapos, yan. So, send po yan. Titingnan natin. Okay, meron pong lumabas sa bilang. Lady of the Year is Prathi Hupai. Prathi Hupai. Captain De La Cruz. Ayan. So, ayan, 23 seconds na po. Balik tayo sa main screen. So, para tanggalin naman po yun, pwede rin yung clear message. Ayan. So, titignan natin. Ayan, wala siya. So, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ayan. And after second quarter. God bless you.